kayo ba'y may negosyo at gusto nyong marami kayong benta o marami kayong customer? Kung oo, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo, no? At sa araw na ito ay tuturo natin sa inyo ang simpleng pamamaraan o simpleng gabay na posibleng makakatulong sa atin. Bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer, no? Yes po, sa mga taong hindi naniniwala sa mga ganitong video and hindi gusto ang ganitong video, please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo, no? Dahil ang video na ito is para lamang sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ayun na nga sa mga nagre-request ng ganitong video, sa mga pampaswerte, sa lalo na sa ating mga negosyo o kahit sa anong paraan na swerte o blessings na darating sa inyo, ito na ang inyong mga request, mga ma'am and sis, ito na po. And kailangan meron tayo ng mga materialis, no? At kahit simpleng materialis lang is pwede la. Kahit yung wala dito, yung nilagay ko dito sa video, eh, kung wala kayo nito is okay lang. Basta meron kayo kahit isa nito, no? Dahil isa itong... Pero kung meron kayo nitong lahat is napakaganda, no? Dahil combination. Pero kung wala talaga is wag na nating pilitin. Una, kukuha tayo ng dahon ng laurel. Kailangan talaga ang dahon ng laurel. And pangalawa, kung meron kayo nito clove. Kung wala naman kayong clove is pwede na rin ang munggo. Kailangan, kung wala kayo nito is munggo na lang. Kung meron kayong munggo, kahit anong munggo, ma-red man yan or green, pwede na rin. At isang butil ng bawang. At kung meron kayo nito, mas maganda, tawag nito is cinnamon stick. Kung meron kayo nito, is pwede, mas maganda, no? And kailangan natin syempre ng kunting asin at butil bigas. Kahit 25 piraso lang ng bigas kailangan natin, no? And kailangan kapag gagawa tayo nito, kailangan na i-claim natin sa ating sarili at gustong gusto talaga natin at gustong gusto natin na marami tayong customer o marami tayong binta sa araw-araw, no? At biglang mababago ang takbo ng ating pamumuhay. And ayun na nga, sis, ano ang ating gagawin nito? Una, kukunin ninyo kung meron kayong ganitong tela. Kung meron kayo nitong ganitong tela is maganda, no? Kasi gagawin natin tulad nito, katulad sa akin, meron ako syempre. Kasi ito, isa itong pampaswerte sa akin. Tahiin nyo lang, no? Kahit yung tela nyo lang na hindi na ginagamit, basta kulay pula na tela, no? Ayun, katulad sa akin, tahiin nyo lang. Kayo na bahala magtahi. And gagawin ninyo ito. Kung meron kayong clove, kukuha kayo ng 25 piraso na clove. Kung meron kayo, pero kung wala, is ang ipalit ninyo nito is ang munggo na lang, no? 25 butil na munggo. 25 butil na bigas. Yung siyempre malulusog na bigas dahil ang bigas natin ay kasaganahan, no? Kailangan talaga hindi mawawala ang bigas sa atin, no? 25 butil na bigas, isang bawang. And ayun na nga sa nagre-request na para sa kanilang negosyo o sa mga tindahan nila. And ayun na nga, kung meron kayo nito, kailangan natin ng 25 na butil na bigas. 25 butil na clove. Kung wala kayong clove, is munggo na lang. And isang bawang. Isang bawang, isang butil ng bawang at kunting asin. So, isiparit lang natin ito, no? Kay, lalo na sa Pinas, kung wala kayo nito, isiparit natin ito. Ito na lang ang tatlo or meron kayong munggo dyan. Ilalagay ninyo ito ng 25 piraso ang bigas, 25 piraso ng munggo kung wala kayo nito, at isang bawang. Lalagay ninyo dito at tahiin nyo na lang. Kayo na ang bahala magtahi. And ayun na nga, ipasok ninyo sa loob. Na tinahin ninyo, lagyan ninyo kunting asin. At kung meron kayo na tanglad dyan, mas maganda kung meron kayong tanglad. Kukuha kayo ng kahit isang hiblan lang ng tanglad.
kukuha kayo dahil isa yan ang napakabango o magpapabango sa mga customer, no? Kung may tanglad kayo, is kukuha kayo. Isalin nyo na rin sa pagtahi dito sa loob. Ayan, katulad nito sa akin. I-ano nyo lang, itahi nyo lang 25 bottle na bigas, yung malulusog na bigas, and isang bottle na bawang, kunting asin, at munggo, 25 bottle na munggo, at ang ating tanglad. At kung may ano kayo dyan, kung may bula kayo or cotton, isabay nyo na rin, no? Dahil ang cotton is magaan, is simbolo ng maghahatak ng pera, magaan ang pasok ng pera sa inyo, no? And ayun na nga, kapag na ganito na, kapag napasok nyo na, is punta kayo sa harapan ng silangan, no? Punta kayo sa labas and hawakan ninyo ng dalawang kamay, think positive, hilingin ninyo na sa pamamagitan ninyo, ay hilingin ninyo na maraming customer na walang gamit na sana, ha? Walang gamit na sana. Kumbaga, diretso na po, diretso na ang ating hiling na maraming customer ang darating sa inyo, maraming customer ang bibili sa inyo, maraming pera ang darating sa inyo, kasaganahan sa inyong pamumuhay, mabago ang takbo ng inyong buhay. Hilingin nyo na lahat-lahat na gusto ninyong nasa inyong puso talaga. Hilingin nyo na, and huwag kalimutan na magdasal din sa Panginoon. Ay, sa dahon ng laurel, alam ko na meron kayo sa dahon ng laurel. Itong dahon ng laurel, sa harapan is susulatan natin ng amount na gusto natin, no? Amount na gusto natin, hilingin mo sa pamamagitan ng laurel, hilingin mo na mas malaking dahon ng laurel, mas maganda. Sulatan mo na gamit ang iyong panulat, kahit anong panulat pwede. Isulat mo na ang amount na gusto mong makuha ngayong buwan or ngayong taon, kahit magkano. Isulat mo na dito ang hiling mo lahat-lahat na walang gamit na sana, and sa likod, sulatan mo ng salamat. Kumbaga, kiniklaim mo na sa iyong sarili na natupad na o binigay na sa iyo ang mga kahilingan mo. At kung may asin, at yung asin, isang kumuha lang kayo ng kunting asin lang at ilagay ninyo ito sa baso na may asin, yung ating dahon ng laurel, at ilagay mo ito doon sa malapit sa lalagyan ng iyong lalagyan ng pera, kung may tindahan ka man. At ito, huwag kalimutan, kapag matapos mo na itong gawin, pwede mo itong ilagay sa iyong bag or kahit sa iyong wallet, kung hindi ka mahilig sa wallet, sa iyong bulsa na lang. Dalhin mo ito kahit saan, dahil ito ang nagdadala sa atin ng swerte kahit saan tayo pupunta, no? At nagbibigay din ito ng proteksyon dahil may bawang tayo. Lahat ng inggit, palipadhangin, is protektado tayo dahil may bawang. Isa itong nagpro-protekta sa atin, no? Ang ating bawang at may kunting asin. Ayun na nga, napakaswerte din ito kapag may ginuto ka. At pwede ka rin maglagay sa iyong wallet ng ganito. Sulatan mo lang ng kahilingan mo. Sa kahilingan mo at amount ng pera na gusto mo, at ilagay mo sa iyong wallet, no? And ayun na nga. At kung sa pwesto ng iyong tindahan, kung may mga negatido, iwasan natin na may mga negative vibes, no, sa ating tindahan, kailangan magsunog tayo ng dahon ng laurel. Magsunog tayo ng dahon ng laurel para pananggal malas, no, sa ating ano, para pumasok ang swerte sa ating tindahan. And ayun lang po, sana ay ito ay makatulong sa inyo, and alam kong makakatulong talaga ito sa inyo dahil isa akong nagbi-business rin, and sa mga ginagawa ko is natutupad lahat, no? At pwede rin naman kayong gumawa ulit kapag feel nyo na parang nasisira na sa loob, no? Or yung bawang wala nang ano, yung katas, kumbaga yung kuha tayo ng bawang na yung matigas, no, na alam natin na marami pa siyang katas, ayun, tulad nito.
Pakiramdamin nyo na wala ng katas yung bawang sa loob dito is papalitan nyo na, no, is gagawa na naman tayo ng bagong pampaswerte. And alam kong sobrang napaka-epektibo dahil isa akong gumagawa ng ganito sa aking buhay at hindi mo lang malalaman na boom, ayun, boom talaga, no? Dahil kahit ako, hindi ako nakapaniwala na, uy, ang daming pumasok sa akin ng swerte dahil sa ganito, sa mga ginagawa ko. Hindi mo mamamalayan at huwag kang magmamadali na ngayon ka gumawa is bukas ka agad, ay meron na meron ka agad. Pero hindi mo maano na sa paggagawa mo, sa sarili mo, kapag gumawa ka nito, mararamdaman mo sa iyong sarili na may kaunting pagbabago. Ikaw mismo, kung ikaw ang gumawa, ikaw mismo ang makakaramdam sa iyong sarili na may pagbabago na talaga. At alam ko, basta't may tiwala ka lang, think positive, walain mo, burahin mo yung negatibo sa inyong isipan, at positive lang palagi, no, na ganito, ganyan, maraming papasok na pera sa inyo, maraming papasok na blessing sa inyo, maniwala ka lang sa inyong ginagawa dahil ako, naniniwala ako sa aking mga ginawa at yun, binigay ng Panginoon sa akin. At syempre, huwag tayong makalimot na magdasal sa ating Panginoon dahil isa din siyang nakakatulong sa atin. Number one, siyang nakakatulong sa atin at tayo lang ang gumagawa ng pampaswerte sa ating buhay. And ayun lang po, sana ay makatulong ito sa inyo, mga sis, ma'am. And don't forget to subscribe to my channel. Request kayo kung ano pa ang gusto niyo ninyong request ng pampaswerte at gagawin natin. Salamat, mga ma'am and sis. Bye-bye, everyone.